Kamusta naman po ang pasyente, Doc? Normal naman ang vitals niya. Wala siyang fracture or concussion. Pamilya niya po ba kayo? Hindi po. Hindi kami magkamag-anak. Tinulungan lang po namin siya kasi muntik na namin siyang mabangga. Ganun. Maswerte ang pasyente dahil hindi kayo katulad ng iba. What do you mean? Na pinapabayaan na lang. Iniiwan at inaabandona. Marami kasi ngayon, mga walang konsensya at tinatakbuhan ang responsibilidad nila. Oh, I'm not that kind of person. Not anymore. If you'll excuse me. Excuse me. I'm glad you're okay. Iha, nandito yung mga pulis. I-describe mo sa kanila yung itsura ng masamang tao na gustong magtangka sa'yo ng masama. Pasok niya na yan sa sasakyan. Ano ito, mga bag na to? Han, sandali, sandali. Sa akin pupunta. Please. Huwag naman kayo umalis. Did I warn you, Ramir? It's either us o yung bastarda mo. Pero ano ginawa mo? Sinundan mo pa rin si Lilette? Hinanap mo pa? Excuse me, officer. Ay, ma'am. Hindi naman po talaga akong nasaktan eh. Pwede po hayaan na lang natin? Hindi. Kailangan mag-file ka. I-describe mo dito sa mga police officers yung itsura ng taong gustong manakit sa'yo. Hindi na po. Sir, sige po. Okay na po ako. Sigurado po kayo, ma'am? Opo. Salamat po. Hindi pwede. Kailangan nating kasuhan yung masamang taong yun. Kasi nagtangka siyang gumawa ng masama sa'yo. Ano na lang iisipin nila sa ating mga babae na kayang-kaya nila tayo? Pwede mo silang kasuhan. Pwedeng attempted robbery or attempted homicide. Ang galing niyo naman po, ma'am. Parang ang dami niyo pong alam tungkol sa batas. Abogado po ba kayo? Yes. As a matter of fact, I am. Kaya sundin mo ang pinapayo ko sa'yo. Mag-file ka dito sa kasong ito. Maituturi pa rin po bang krimen yun kahit hindi naman siya nagtagumpay na pagnakawan at saktan ako? Yes, magpa-blatter ka. Huwag mong hayaan na magagawa pa nila ito sa susunod na biktima. At huwag mong hahayaan na yung taong masasama ay hindi mapaparusahan. Makakatulong po ba talaga yun para mapigilan natin sila? Parang yung dun po sa show ni Calorena sa TV, yung mga taong nabibigyan po ng katarungan. Hindi naman po kasi nila ako kasing swerte. Malas po ako. Baka masayang lang po yung oras nating lahat kapag inilaban ko pa to. Ganyang-ganyan din ako noon. Hindi ako nagsasalita. Pinapabayaan ko lang ang mga taong apakan ako at abusuhin ako. Dahil babae ako. But then I realized, kahit ano pang kamalasan mong pinagdadaanan, kung hindi ka tatayo, walang mangyayari sa'yo. Kailangan mo ipagtanggol ang sarili mo. Dahil kung hindi, tatapak-tapakan. At aabusuhin ka. Aagrabyaduhin ka. I'm sorry. Hindi kita pinapayak. I'm sorry. Okay lang po, ma'am. Totoo naman po eh. Masakit. Pero totoo. At kung totoo, dapat ipaglaban mo. Hindi ka dapat matatakot. Kailangan alam mo ang worth mo. Dalawang bagay lang yan eh. Pwedeng maging kontrabida sa'yo ang batas. O kaya pwedeng kakampi mo ito. Nakikiusap ako. Anak, huwag niyo akong iwanan.
Gusto lang masiguro na ligtas si Lynette, kaya ako siya sinubukan na napin. Pero huwag siya kong umiiwan. If she really matters that much to you, aalis na lang kami ni Trixie. Magsama kayo ng anak mo sa labas! Hindi. Importante kayo si Trixie. Please. Talaga, Dad? Eh, sana naisip mo yan before you cheated on Mom. Sana na-realize mo yan bago mo patirahin dito yung lilet na yan. Sana hindi ka nagsinungaling sa amin. Alam ko what I did is unforgivable. All I'm asking for is just another chance. Please, I will do anything. Anything to fix this family. Ayoko mawala kayo sa akin. Please, sorry. Kung ayaw mo tuloy ang masira yung marriage natin, at mawala kaming dalawa dito ni Trixie sa'yo, kalimutan mo na ang lilet na yan! Mauna na ako. Ay! Pasensya na po! Saan ko yung kililet mo, Charles? Tinang! Hinalabas na nervyos ako sa'yo, anak! Okay naman po. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Paano niyo po pala nalaman na nandito ako? Tinawagan ako ng ospital. Pangalan ko nakalagay dun sa emergency contact sa ID mo. Anak, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? May sugat ka ba, ha? Wala po, Tinang. Okay lang po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Salamat sa Diyos. Tinang, ano po yung mga dala nyo? Lumayas na rin ako sa mansyon. Total, matagal na akong nagtitiis sa mga ugali ni Ma'am Patricia at yun sa maldita niyang anak. Tapos, pinalayas pa nila sa mansyon, kaya wala nang dahilan para manatili pa ako sa mga ingano. Salamat rin ka sa Diyos. Wala masamang nangyari sa iyo, anak. Diyos ko. May babae pong tumulong sa akin, Tinang. Siya po yung nagdala sa akin dito, tsaka siya din po yung nagbayad sa hospital bills. Tinang, nakakabilib nga po siya eh. Ang tapang niya po. Parang si Kalorena po. Pero hindi lang po sa TV, sa personal po mismo. Sarap nga po sa pakiramdam eh. Kahit hindi niya ako kakilala, pinagtanggol po niya ako. Alam mo, Tinang, na-inspire po ako sa pagiging palaban niya. Na-realize ko po na dapat lumaban din ako. At hindi ako dapat panghinaan ng loob. Kahit na pinanganak po akong maliit, walang magulang, wala sa buhay, di pa rin po ako dapat sumuko. Hindi ko po dapat hayaan na maging hadlang yun para maghangad ako ng mas magandang buhay at abutin ko yung mga pangarap ko. Di nang sana maging kasing tapang niya ako. Kasi ayoko naman po na ganito na lang yung kahinatnan ng buhay ko eh. Nasaan na ba yung babae niyon? Anong pangalan niya? Nakalimutan ko pong itanong, Tinang. Ito lang po yung naiwang remembrance ni Lady Justice. Lady Justice? Opo. Abogado po kasi yung tumulong sa akin eh. Ano kayang pangalan niya? Magkikita pa kaya ulit kami? Salamat sa Diyos. Wala mo sa mga nangyari sa'yo.